Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Story behind the band name. Ano yung paano nag-start yon, Viewings? Viewings. Hindi mo parang ano yun, Bengs? Parang ano siya? Parang siyang game sa family computer. Oh, Wala naman. Wala naman. Tama ba, Bengs? Wala connection. Actually, so, yung Viewings ay nanggaling sa saan? Ano lang siya? Actually, yung pangalan na yan dahil sa mga band ng influencer. Like for example, yung Beatles talagang influence talaga ng banda yan. Okay. So, okay. We came up with the name. B-Wings. Okay. So, yun ang pinagmulan niya. Pero ang meaning talaga ng B-Wings namin, yung B, represent ng banda, yung mga members. And then yung Wings, nagre-represent ng aming music. Magiging chief siya. So, sinishare namin yung music namin. So, through like B, di ba? The music pad. Saan pinupunta. So, it's like that yung ano na, yung meaning ng B-Wings. So yung para makasagot nito, Beng, anong story behind this song Dico? Anong ano dito? Sa nagmula tong story niya namin yan. Yung story kasi niya na about a couple na magkahiwalay kasi usual na nangyayari status in life na kailangan magtrabaho, kailangan umalis. So long distance relationship. LDR. Oo. So yun, pero pinipilit nila kahit sa panaginip lang makasama sila. So, usual, typical na nangyayari talaga sa ano, normal na buhay ng tao. So yun ang istorya niya. Talaga yung ano, original vocalist na namin. Okay. So siya simulat nito. So, kasama din ako gumawa. So ang istorya nito, story ito ng isang tao na drug dependent. So, pag kinakausap mo siya, mabait naman siya, pero lagi yung sinasabi kasi si Batman, kasi si Superman. So, yung time na yun, pero mabait siya, so, yun ang lagi yung sinasabi. So, meron siyang kaibigan na nagpapayad sa kanya, ganyan-ganyan, kay sarap ng buhay, mag-isip ka naman. So, isa yun sa mga trigger sa akin yung ginawa ito, yung kantang ito. So, kaya in-apply namin. So, yun ang music nila, yung dalawang songs nila, I really enjoy it. Iba dun sa, medyo may pagkaiba dun sa from our last band na we had last week, no? But it's really refreshing to have a music like that. And especially mamaya, yung after our segment, we will have a live performance ni Beng Paison, and you know, we'll try our best. Syempre, limited ng konti dahil sa internet, but I think this would be a good live a cappella ano song for the third ano for the third song lineup that we have. And okay, so before we go, the B-Wings for the Napalm program is the first performer to actually, you know, render their song live. So officially, yan milestone namin yan sa Napalm. The B-Wings, led by Beng Paison, is the first performer to do it live in Napalm. Okay, galing. Taas ng range ni Beng, no? Beng, Gabing tragic kasi itong istorya na to eh. So, yun na, couple din na pinaglayo ng parents no? Kasi ayaw niya si ganito, ayaw niya si ganyan. So, yung reason kung bakit kung mapapansin yung lyric, pairam ng sandali. Okay. So, yun ang pinakamay niya. Tsaka, itong song na to, sinulat niya ng vocalista din namin before. Sinila. Okay. Former band member, tama ba? Mga bagong magbubuo ng banda. Ang advice ko lang sa inyo, mag-aral kayong mabuti. Kalimutan yung pag-aaral kahit magbabanda. So, hindi naman natin magbabanda ka tapos nag-aaral ka eh. Kasi, nagawa ko naman eh. Kapag tapos naman ako habang nagbabanda. So, importante yung pag-aaral kasi yung pagbabanda, kapag may limit yan.
So, kaya kayo mga kabataan, puro banda lang. So, isipin nyo rin yung kinabukasan nyo. Pero ang music, magkakalimutan, siyempre. Tuloy lang. Okay. So, shout out sa aking anak, Lennon Gallagher. Love you. Saka lang ng gawa ng kanta. And kung magpa-perform kayo, huwag kayong matatakot magkamali. Kasi minsan, yung takot yung pagkakamali sa stage, yan yung ano eh. Parang maghahatak sa inyo dyan sa mismong pagkakamali talaga eh. Saka pag nagkamali kayo, marami kayo matutunan. Yun lang yun. Nakatugtog lang, tugtog lang. And syempre mag-aaral kayo. Okay. Can we hear something from Lloyd? Alam ng gawa ng kanta. And kung magpa-perform kayo, huwag kayong matatakot magkamali. Kasi minsan, yung takot yung pagkakamali sa stage, yan yung ano eh, parang maghahatak sa inyo dyan sa mismo pagkakamali talaga eh. Tsaka pag nagkamali kayo, marami kayong matutunan. Yun lang. Nakatugtog lang, tugtog lang, tugtog. And syempre mag-aaral kayo. Okay. Can we hear something from Lloyd? Lloyd? Hello? Yeah? Actually, nakikinig ako doon sa ano, sa payo ni Beng tsaka ni Chris kasi kasama ako doon sa kabataan. Joke lang. Actually, medyo mas madali nga ngayon compared doon sa mga panahon namin noon na nakikinig ka, pinapakinggan mo, kinakapa mo, or di ano, kung kailangan mong may pera kung kailangan panoorin, kailangan mo siyang bilhin, or ano, yung VHS ganun, yung mga lessons kailangan mo siyang ano. Ngayon yung technology ngayon iba na eh, so yung mga bata ngayon medyo mas maswerte na nasa YouTube na lahat yung mga lessons na yan, paminsan sinishare pa sa Instagram or sa Facebook ganun, no, yung mga technique. So parang ano lang yan, kung yung inspiration nandun dali kay Buboy. Ayun, paulit-ulit, siyempre, kailangan mag-aral tayo. Isa ko sa example na hindi nakatapos dahil sa pagbabanda. Sobrang, kasi nung time namin, sobrang hirap magbanda eh. So, tumagal ako sa high school, and ginawan ko lang ng paraan para umabot ako sa college. Pero sobrang tagal kong napahinga sa pag-aaral. So, kahit paulit-ulit, laging mag-aral. Pero may dyan pa rin yung music. Tapos, pagdating naman sa pag-susulat at paggagawa ng music, maging aggressive. Huwag matakot. Matakot ka na yung sinasabi nila. Kung ano ma-invento mo, gawin mo lang. Na matatapos mo rin yan. Tapos, siguro huwag mag-stick sa isang genre. So, lahat ng music, pakinggan mo. Kasi, makakatulong yun sa sa pag-improve ng skills. Okay. Ang ano ko lang po ay ano, sana maging mabait tayo. Huwag natin kalimutan ng Diyos. Number one yan. So yun lang. Maraming salamat. Ingat ng hapon sa inyong lahat. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.